kaya nating alalahani. Panahon tayo'y inalipin ng ngalan niya'y ating sabihin. Paano di tayo lingapin? Kaya muling magtipon awitan ng Panginoon sa piging sariwain. Pagliligtas niya sa atin, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kaming wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Ngayon na may ihandog ninyo ang inyong sarili sa katwiran, sa ikapagiging banal ninyo. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. Ngunit ano nga ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahiya ninyo ngayon? Ang kinauwian ng mga ito ay kamatayan. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y kabanalan at ang kauwi ay buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't mga maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay. Pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot
laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa. At sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo ay pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kung hindi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambayanan ay maibabahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang mga anak na lalaki, ang ina at mga anak na babae, at gayon din ang bienang babae at manugang na babae. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kung minsan may nagtatanong sa akin, ano ba yung maliit na Nazareno na nasa Dambana, marami nagtatanong, baka kayo rin, bakit meron tayong, meron na tayong Nazareno sa altar natin sa taas, bakit may maliit na imahin? Alam po ninyo, ngayon po ang kapistahan sa Portobelo, Panama, 21 ng Oktubre, ang kapistahan ng Itim na Kristo. Nakapunta na po ako sa Portobelo, Panama sa okasyon ng World Youth Day sa Panama. Bagamat espesyal ang ating debosyon, bihira mong makita ang debosyon sa Poong Nazareno sa Quiapo, bihira. Pero hindi po tayo bukod-tangi. Hindi po tayo nag-iisa. Alam po ninyo, itong si Kristo, bihira po sa kayahaba-haba po ng kwento ng Kristyanismo sa mundo. Bihira po, iilan lang po ang larawan ng itim na Panginoong Hesukristo. At lalong bihira po ang itim na Kristo na nadapa patungong Kalbaryo. Isa dito ang sa Quiapo,
sa Pilipinas. At isa pa, baka meron pang iba, sa Portobelo, Panama, ngayon ang kanilang kapistahan. At minsan, makikita mo yung ating mga deboto. Bakit ganun? Kung hindi ka sanay, magtataka ka. Bakit labis o sobra ang kanilang paglilingkod o pamimintuho o kailang debosyon o pagmamahal? Bakit? Sa kabilang panig ng Pasipikong Osyano, sa kabila pa yung Osyanong malaking dagat, dito tayo sa may, sa kabilang panig pa, malawak po yung Pasipikong Osyano, yung bansa ng Panama. Hindi ba, kung may sa traslasyon tayo, may nakikita ako mga balangay na gumagapang? Ha? Sabi ko, nung una ko nakita, bakit kaya ganun nila ginagawa? Alam po ninyo, yung mga deboto sa Panama, gumagapang patungong simbahan, ilang kilometro, upang ipakita ang kanilang debosyon. Ha? Matindi. At minsan nakikita ko may nagsusuot ng Nazareno sa atin, di ba? Meron tayo. Sana maibalik natin ito. Ha? May nagkwento sa akin, basta may sakit ang kanilang sanggol, binibihisan nila ng damit ng Nazareno at gumagaling. Maraming kwentong milagrong ganyan. Baka nakalimutan na natin, doon sa Portobelo, Panama, yung mga deboto doon, nakasuot na Nazareno. Marami pa mga, sabi ko, para bang sa pamamagitan ng social media, nadiskubre mo na may kapatid ka pala na nawawala. Nakamukha mo. Ngayon mo lang nakita, parang ganun, di ba? Parang sa istorya. Natagpuan mo isang kapatid na kaugali mo, kadebosyon mo, pareho ang inyong ginagawa. Higit sa lahat, yung mga deboto doon sa Panama, sa Portobelo, mga may hirap na tao, mga ordinaryong tao, mga taong napag-iwanan na. Yung mga mayayaman, limpak-limpak ang pera nila. Pero may mga naiiwanan sa lipunan, malayo na, di na makahabol. Hindi lang dito sa Pilipinas, kung hindi mo nakita ko. Kaya nga, kumakapit sila. Ang tawag nila, tayo, Nazareno, nasa. Na merong kataga, tayo, ang puong Nazareno, Nazareno. Biba, puong Jesus, nasa. Meron silang parabang malambing na pagtawag sa Senyor. Ha? Ganyan din, may mga, yung pananampit nila, katulad natin. Pero sila'y ordinaryo, may hirap, may mga dinadala sa buhay. Wala nang ibang makapitan kung hindi ang puong Senyor. Paliwanag kung mabilisan ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos. Sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, pumili po tayo. Ano ba? Kasalanan ba? Buhay ng kasalanan o buhay sa biyaya ng Diyos? Ang kabayaran sa isang buhay na makasalanan, kamatayan sa impyerno. Ngunit kung pinili natin ang buhay ng biyaya sa Panginoon, buhay na walang hanggan kapiling niya, paalala ni San Pablo. At sa ating ebanghelyo, ayon kay San Lucas, mahalaga ang pamilya. Mahal sa buhay natin yan. Sabi ni Jesus, magkakaroon ng pagkakahati-hati. Hindi maaari magsama yung mga mabubuting miyembro sa masasamang miyembro. Pumili. Isang pamilya na lima ang miyembro, dalawa laban sa tatlo, tatlo laban sa dalawa.
Hindi sa dulo, pagdating ng araw ng katarungan, yung paggagandimpala at pagpaparusa, hindi buo ang pamilya. Depende ito sa pinili sa pagsasabuhay. Kaya nga po, habang may panahon, totoo, mahalaga sa atin ang pamilya, lalo tayong bilang Pilipino. Kaya ipagdasal nyo, lumuhod kayo, alang-alang sa pamilya ninyo, kung sila'y nalalayo sa Diyos, hindi nakakapagsimba, mag-alay tayo ng sakripisyo, ipakita natin ang pag-ibig, kung ano talaga ang diwa ng Ebanghelyo at isabuhay sa tahanan para maakit, para buo ang pamilya sa tahanan. Ilang po. Muli ay tayo po'y nagbibigay lingkod at sinasariw ang ating pagmamahal sa itim na Panginoon sa Kristo na bumagsak sa bigat ng ating makasalanan dito sa Pilipinas o sa Panama o sa iba't ibang lugar pa sa mundo. Ipagdadasal din po natin ang ating Pilipinas na nalalapit sa eleksyon. Nawa pumili tayo ng mga leader na ang isinasapuso ay kapakanan ng mga mamamayan, lalong-lalo ng mga mahihirap. Sa tulong ni Maria, ina ng Santo Rosario ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalo na si San Roque. San Roque, salamat po, pababa po. Sana tuloy-tuloy na po ang mga kaso ng coronavirus. Nawa po tayo'y sikapin ang ating mga mahal sa buhay, ang pamilya, upang kumpleto tayong buo sa pagpasok sa kanyang kaharian. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, maaring dumating sa atin ang mga pagsubok at mga suliranin, subalit bunga ng ating buong pagtitiwala sa kalooban ng Diyos Ama, patuloy tayong nananalig na hindi siya magkukulang sa kanyang pangako. Tugon po natin, gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan na hayagang inuusig, naway mabigyan ng tapang at lakas upang manatili sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga magulang naway magkaroon ng lakas at tapang na patubayan ng kanilang mga anak sa pamamaraan ng pananampalataya at Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pamilya at mga komunidad na pinaghihiwalay ng pagkakaiba ng relihiyon, naway matagpuan ng katotohanan at magpakita ng paggalang sa isa't isa. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda, at mga may kapansanan, naway tumanggap ng pag-ibig at pagkalinga mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Yaong mga namayapa, naway maging maligaya magpakailanman sa kaharian ng Ama. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga paghihirap. Kalingain mo kami sa aming mga sakit at bigyang lakas kami upang laging makatugon na may pananalig sa iyong salita. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Maganda ng alay ay narito po ang alak at inapay dala sa
magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkalo mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kaming dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw, lalong-lalo si Father Raymond Acuña. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Santo Rosario, na kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Aming mapagmahal, gawin mo sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan.
at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, Pintakasir, may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung kayo narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkatanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nululahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanilang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila niyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito na way maalala nila mga pangako na sa binyag. May kailang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.